mga kapunto, salamat po. Takabalik po kayo sa ating mga kababayan. Welcome back. Nakasubscribe po kayo sa ating channel. At huwag po kayo magsawa. Sana makabalik dito po. At kung kayo po yung mga tanong at suwestyon, nilagay po lang ninyo sa ating comment box at atin po yung babasahin at bibigyan po ng pansin. Sa mga kapunto, special na po natin ang Chicago Bulls ay nagwagi kontra po dito sa 76ers. Nagkaroon po ng final score na 119-104. At yan po ay pabor sa ating Chicago Bulls. Ito po ay pinangunahan po ni Marko Simonovic na meron po siyang 26 points. At yan po ay sinunda ni Malcolm Hill with 20 points. At itong si Carlick Jones naman with 18 points. Dito po sa player ng Chicago Bulls ang nagkaroon ng double digit na score. At yan po ang nagpanalo sa kanila kontra dito sa 76ers. So yan po yung naganap na laban nila kahapon dyan po sa Las Vegas, Nevada para po sa 2022-2023 NBA Summer League. At punta sa naman natin ng ating kababayan si Kai Soto at ating napanood ang kanyang workout at yung mga ginagawa niyang drills patungkol po dyan sa kanyang lateral movement training, no? Sana pinapalakas po at pinapabilis po ang kilos ng ating kababayan para po naman makorek yung naging problema niya dito po sa NBA pre-draft workout na ginawa niya, yung mga private workout, at mukhang daw po siya nagka-problema. At kinokorek na po ng ating kababayan si Kai Soto. At very inspired po palagay ko ang ating kababayan gawa po ng bago na po yung kanyang agents. At talagang malaki na po yung chance na ating kababayan si Kai Soto na at least magkaroon po ng mga lobbyists pagdating po dito sa paglalaro sa NBA. Kasi mas malaki yung connection mo, mas malaki ang chance mo na at least mabigyan ng chance na makapaglaro o kaya malang makapag-workout sa iba't ibang team at mabigyan ka ng tryout. At yan po, kung yan po ang pagkakataon na gustong magangyari ng ating kababayan na makapasok pa po ng NBA ng taon na to, ay pwede pa po yung mangyari gawa ng marami po mga two-way contract na hindi pa po na ibibigay sa bawat koponan. Yan po ay kada team po ay meron po dalawang two-way contract na ibinibigay. Sila po yung pang 16 at pang 17 na players kung sakasakali po sila po ay naglalaro sa G League at maglalaro din po sila sa NBA kapag kinakailangan. At syempre kapag may na-injured pong player at talagang i-activate po sila galing po sa G League. I believe meron po mga 50 games na pwede silang makapaglaro sa regular season at hindi po sila allow maglaro sa playoffs. So hopefully mangyari po ang inaasahan natin lahat na makapasok agad itong ating kababayan si Kai Soto. At kung hindi man po ay tayo nagdadasal na sana malakas ang katawan niya upang makabalik po sa NBA at mabigyan po siya ng tamang minuto ng kanyang coach na si CJ Broughton dyan po sa Adelaide 36ers. At mga kaputos, kayo ba? Masaya ba kayo sa nakita nyo pagdating po dito sa ating kababayan si Kai Soto sa mga ginagawa niyang workout? At nakita nyo ba yung improvement na meron siya? At ano sa palagay nyo ang masasabi rito ng mga haters ng ating kababayan? Sila ba ay parang natutuwa o humahanga na ba sila sa ating kababayan na talagang forever born hater na po sila ng ating pambato? But anyway, tayo po ay dire-diretso lang ang suporta dito po sa ating kababayan si Kai Soto at kayo po ay kasama namin dito sa aming channel. At sila mo po mga kapunto sa mundo ng basketball. Ang gaya, naghihintay pa rin tayo dito po kay Kevin Durant kung ano na po ang mangyayari sa kanyang request na magkaroon ng trade at wala pa po ang updated dyan. At wala pa pong kontrata ang ating kababayan si Kai Soto, kaya wag po kayo makinig sa mga fake news na lumalabas dito po sa YouTube. At yan po ay hindi po totoo pagdating po yung mga kontrata na yan dahil wala pa pong announcement galing po sa ating kababayan si Kai Soto. Sana po magsama-sama pa tayo sa susunod na video mga kapuntos at huwag po kayo magsawa dito po sa Kapuntos PH. So maraming salamat po sa oras. Hanggang sa muli. Bye!